Tayo ba ay against lamang sa ABS-CBN per se? Hindi ho. Hindi yun ang problema natin dito. Okay? Dalawa ho ang angulo nito. Una, alam naman po natin na kaya nawala ng franchise ang ABS-CBN ay dahil ho, sa mga ilang paglabag na kanilang ginawa. At yan po ay nalaman sa kamera dahil sa isang masusing mga hearing patungkol sa kanilang franchise. Oh, anong hearing doon? Na tanga ka. Wala namang napakulong. 'Di ba? Wala napakulong, wala namang Lopez na napakulong. Kung hearing, mga kaibigan, mayroong pananagutan diyan. Oh, wag po kayong ito mga kababayan ha. Wag po tayong magpapaniwala sa mga nagdudunong-dunungan ng mga bugaw. Ay, bugaw tuloy oh. Si Banat Bay pala 'to. Oo. Oh. Mga kaibigan, alam po ninyo, kung meron pong hearing sa Kongreso, eh sila ay nagpasya na hindi i-resolve, hindi bibigyan ng prangkisa, no? Pero anong grounds na sinasabi nila na di ba hindi doon nagbabayad ng buwis, no? Pati doon sa mga sinasabing pag-hire, no, ng sa dole, pag-aabuso daw, no? Wala pong na-endorso sa korte, mga kaibigan. Wala. Ibig sabihin, much of what? Much of politically motivated, mga kaibigan. Politika lang. Kasi mga kaibigan, nagpaparinig sila sa ABS na magbayad kayo sa amin. Lagyan nyo kami. Hindi nagbigay itong ABS-CBN. Eh, syempre, may mga kulto talaga na galit din sa ABS-CBN kasi may mga nasagasaan ding mga, diba? May mga ganun talaga eh. May mga relihiyon na mga nasagasaan tong ABS-CBN. Kasi syempre may mga relihiyon sa Pilipinas na feeling nila mas makapangyarihan pa sila sa Diyos. Mas makapangyarihan pa sila sa gobyerno, di ba? Oo. Oh, ngayon yun, alalahanin nyo, mga kaibigan, na kung talagang merong paglabag itong ABS-CBN, di sinsanay merong Lopez na nakakulong. Di ba? Di sinsanay merong binawi, ha? Merong inutos ang Korte Suprema o ang Korte ha, na kumpiskahin mula sa ari-arian ng ABS-CBN. Diba? Kasi public ano yan eh. Public property ang ABS-CBN dahil nasa stock market sila. Diba? So lahat yan mga kaibigan, ha? Eh, kita nyo, walang nanagot. Bakit? Kasi nga wala silang maiparatang na kaya nilang patunayan sa korte. Di ba mga kaibigan? At inisa-isa yan. Napakarami ho niyan. Hindi lang ho isa, hindi dalawa, hindi tatlo. Mahigit apat ho, lima ho ata ang masasabi nating questionableng pinaggagawa ng ABS-CBN patungkol ho sa kanilang media company. Ucha. Parang nag-aalangan ka doon ah, 'di ba? Parang nag-aalangan ka doon na si Eduardo Cortez. Oo, oh, oo. Oh, oh. Nag-aalangan siya, oh. 'Di ba? Parang nangangatal-ngatal si Banat Bingot. Galit na galit ka. 'Di ba? Eh bobo naman yung amo mo si Dotae. 'Di ba? Galit na galit eh ngayon makikipag-tandem itong Romualde sa DCMM. Ha? Gusto nilang harangin lahat. Galit na galit, di ba? Oo, bobo naman. Inilibing yung Marcos sa libingan na bayan. Bobo, di ba? Galit si Banat Bay. Ito ha. Itong mga makabanat bay, kung mapapanood nyo to, ito si Banat Bay, galit sa Marcos ngayon. Galit na galit. Pero yung amo niya, yung sinasamba nitong si Banat Bay, yung Diyos nitong si Dotae, yun naman ang nagpalibing kay sa magnanakaw, di ba? Sa hari ng mga magnanakaw doon sa libingan na bayani. Tapos, yung anak nitong si Dotae, yun naman ngayon yung nagtaas ng kamay ni Bleng Blong, ni Marcos. Di ba? Grabing kahipokritohan, mga kaibigan. Sobrang hipokrito mo, Banat Bay. Mambugaw ka na lang ulit. Ay, bugaw tuloy. Sorry. Hindi po. Hindi bugaw. Ano, mag-ano ka lang dyan. Live ka lang, Banat Bay. Ha? Live. Okay. Doon pa lang po, sa angulo na yon, sablay na ho eh. Diba? Kaya nga, nung tinangka nilang bumalik sa pamamagitan ng joint venture with
TV5 and with GMA, eh sila ho ay nabatikos. Bakit? Kanyo. Eh kasi nga po, ang sinasabi ng kamera, ayusin nyo muna ang mga pagkakamali ninyo bago kayo mag-apply o bumalik uli. This is not about media na ABS-CBN against Duterte. It is not. Ito ho ay dahil ang ABS-CBN ay may maliwanag na paglabag sa ating batas. Bobo ka talaga, Banat Bay. Bobo talaga ito si Banat Bay. Napaka-bobo mo. Eh bakit hindi nyo arestuhin yung ABS? Hindi nyo arestuhin yung executives ng ABS-CBN? Bakit mismo ng SEC o mga permit, registration ng ABS-CBN, hindi bawiin? Diba? Kasi maliwanag na paglabag yun, ika nga, pag-abuso sa kapangyarihan ng ginawa ni Dutae. Diba? Eh, alam mo kasi, si Dutae kasi mahilig man double cross yan, traidor eh. Diba? Siguro maganda binigay sa kanya ng Marcos para ilibing si senior doon sa libingan ng bayani. Kaya ganyan. Eh ngayon, siyempre, Marcos gusto siguro makabawi. Laki na binigay ko sa iyo, kami naman. Diba? Ngayon, siyempre, gusto rumakit nitong pamilya ng Marcos at saka Romualdez. Gusto po tumandem sa DCMM o sa ABS-CBN. Kasi gagatasan nila eh. Isipin mo, 51-49 ang hatian. Ha? Kitang-kita ang kita. Malinaw na malinaw, Hinebra ang hari. Diba? Bobo. Alam nyo, kung may problema sa batas, mga kaibigan, sino ba ang dapat na nagbibigay ng hatol? Diba? Ngayon, sinasabi ng kamera, kamera, hindi naman yan huwes eh. Hindi naman yan justice system ang kamera eh. Lawmaker ang kamera. Nagkataon lang, nasa ilalim ng konstitusyon, kamera, yung mga congressman, ang may kapangyarihan na magbigay ng prangkisa. O, ngayon, ayaw nilang bigyan kasi nga, politically motivated nga eh. Hindi naman sila mapakilaman ng korte dahil nga, ang may kapangyarihan na magbigay lang ng prangkisa ay kamera. Diba? Kahit magsumbong ang ABS-CBN, sa Supreme Court umabot, hindi pwede kasi based on constitutional mandate, mga kaibigan, ang may kapangyarihan lang para magbigay ng prangkisa sa ABS-CBN ay Congress. Eh gago talaga to si Banat Bay. Ngayon, ang point lang, ito bang si Congress kahit anong sabihin niya, na paghatol dito sa ABS-CBN, ito kayo, hindi kayo nagbabayad ng buwis, lahat ng kasalanan na yun, ba't hindi niya mahatulan? Kasi nga, wala rin siyang kapangyarihan, mga kaibigan, na magbigay ng hatol. Ang pwede niya lang gawin, tanggalan ng prangkisa, hindi niya i-renew yung prangkisa, o pwede niyang i-endorso. Pwede niyang ipatawag ang ABS-CBN, enable legislation, at kung talagang may napatunayan siya, pwede niya po itong idulog sa korte. Diba? Kasi yun na nga yung siyempre, tingnan mo, private company ito. Hindi naman pwedeng dalhin ng kamera yung kaso sa ombudsman kasi mga government official lang pwedeng dalhin doon. O kaya sa Sandigan Bayan, hindi pwede. So ang pwedeng gawin sana nitong kamera ay pakasuhan. Itong ABS-CBN sa korte na hindi nila ginawa, bakit kamo? Siyempre nga, sinong korteng tanga nga hatol ng wala ka namang, wala naman, mismong BIR ni Dutae nagsabing wala namang utang na buwis ang ABS-CBN. Top taxpayer pa nga ang ABS-CBN, awardee pa, maging sa Quezon City, awardee, di ba? Imagine mo yon. Ngayon, sinasabi nilang may violation na paglabag sa ganito. O bakit hindi naman pinarusahan itong dole? Yung sa ano daw, pati daw sa mga sinasabi nilang paglabag sa mga manggagawa. Bakit ang dole walang ginawa? Kasi nga, walang tanga na magsasabing gagawa-gawa ng kaso. Sinong gago ang magpapagamit para gawa-gawaan mo ng kaso
ang ABS-CBN na malaking kumpanya din dahil kapag yan ay hindi mo napatunayan sa korte at natalo ka sa argumento, lahat yan ay magbabackfire sa'yo. Ha? Eh, bobo kasi ito si ano. Siyempre, eh, ang amo nito, tae. Ay, sa tae. Sorry. Dutae. Sorry po. Yan ho ang sinabi ng kamera. Kaya hindi sila nabigyan ng franchise. It is not a chismis. Hindi ho marites yan. Yan o ay facts. Facts nga. Ang tanong nga, ba't hindi nyo nga kumpiskahin? Mga kaibigan, kasi nga, wala namang power ang Congress na mangumpiska. Hindi ka pwedeng mangumpiska kung wala kang court order. Ngayon, ang point is, bakit naman mga kaibigan? Diba? Bakit naman hindi tinalaban itong ABS-CBN ng kaso? Kasi nga, wala talagang maipresentang kaso. Diba? Andyan si Marcoleta. Diba? Oh. Andyan si Marcoleta. Lahat ng kaso gusto niyang gawain, no? I-fabricate niya lahat kung anong sinasabi niya dyan sa camera. Dali niya sa korte. Kasuhan niya bilang mambabatas. Diba? Ba't hindi niya magawa? Kasi nga, wala naman siyang alam. Hindi niya yan kayang ano, kasi nga, dyan sa Congress siya may kapangyarihan kasi nga amo niya yung nandyan eh. Diba? Sila ni Crispin Remulla nandyan eh. Oh, magkakasundo sila noon. Diba? Sila nasusunod dyan. Pero pagdating sa korte, oh, mabubobo si Marcoleta. Kasi korte maghahatol, hindi si Marcoleta eh. Kaya nga ayaw nilang dalhin sa korte kasi magmumukha silang tanga sa harap ng korte. Diba? Tingnan nyo yan mga kaibigan. Magmumukha silang bobo sa harap ng korte. Congressman na mga namumulitik ka, hindi ni-renew ang prangkisa. Di ba? Nang kumpanya kung saan kumikita ang gobyerno ng malaki, kumikita ang gobyerno ng malaki sa ABS-CBN. Nagbabayad ng buwis. Nag-i-employ ng mga tao. Di ba? Oo. Eh tapos ngayon, siyempre si Banat Bingot, eh, talagang gagawin niya lahat para sa ngalan ng sinasamba niyang Panginoong Dutae niya. Oo. Totohanan na hindi pwedeng baliin at yan po ay nasusulat. Wala na hong pwedeng pagdiskusyonan dyan dahil nasusulat po yan. Oo, saan? Sa banal na ano? Banal na kasulatan ni Dutae? Oo. Nasa report ng kamera yan. So wag na ho tayo magpaikot-ikot at pag-usapan na naman natin kung ano ang mali ng ABS-CBN. Meron silang mali na dapat ayusin. Ang tanong, inayos ba nila? Oh, ang tanong, ba't hindi nyo nga naipasara? Bopols talaga? Ang tanong, bakit hanggang ngayon nag-ooperate pa yung ABS-CBN? Gago ka ba? Di ba? Eh, hindi naman may problema ABS-CBN eh. Problema yan, oh, itong GMA, tinatanggap sila kasi content creator sila. Ganon din yung TV5, ganon din yung ibang channel. Diba? Tinatanggap sila kasi mauusay sila eh. Ba't hindi nyo maipasara? Buhay pa naman ang ABS-CBN hanggang ngayon. Wala lang silang frequency. Diba? Ang nawala lang sa kanila, yung prangkisa doon sa channel na 2 at saka doon sa East 30. Eh kaya nga, kinuha ni Romualdez para pag-kickbackan niya. Isipin mo, 51% mapupunta sa kanya, 49% lang sa ABS-CBN, na dating kontrolado ng ABS-CBN lahat ng shares mag-isa. Ngayon, dahil sa ginawa ng tatanga-tanga mong Panginoong Dutae, yan, di ba? Nagkaroon na ngayon ng pagkakataon itong mga patay-gutom na politiko na gatasa ng ABS-CBN. Kagaguhan din kasi yan ng amo mo si Dutae. Oh. 'Di ba? 'Yan ang tanong eh. Inayos ba nila? Hindi. Kaya nga nung sunubukan nilang bumalik through TV5 or GMA, 'di ba? Napuna sila ng ilang kongresista. Bakit? Kasi nga sandali, inayos niyo na ba? Hindi. Oh, eh bakit kayo bumabalik? Tama mali. Meron naman silang show sa TV5 at saka sa GMA. Oo, bobo talaga to si Banat Bay. Etong hinarang lang nila ay yung pag-merge nitong ABS sa TV5. Ang kinakatakot ni Marcoleta, bibili ng ABS-CBN ng TV5.
O, ayaw ni Marcolecta yun. Diba? Kasi alam niya eh, na pag nag-merge yan, later on, majority ng shares mapupunta sa ABS, magiging ABS-CBN ng TV5. Diba? Yun ang ayaw ni Marcolecta, bugok. Oh, hindi yung harangin, no, si ano, si GMA, eh, meron ngang show sa GMA, may show sa TV5, may show sa Zoe TV. Diba, halos lahat ng channel, tinatanggap lang ang ABS-CBN na maggusto nila. Sa TFC lalo, mas marami silang ano, ha? Mas malakas sila. Oh, eh, syempre, galit na galit ka sa ABS-CBN kasi kahit kailan, ewan ko, baka hindi ka naman po, sa pagmumukha mong yan, balahura ka pa, damuho ka pa. Bastos pa kayo, mana ka kay mukhang mukhang kang. Bobo talaga to si Banat Bay, oh. Isipin nyo na maigi yun. Isa pa lang yan sa angulo na yan. So eto na naman, nagsara DCMM, lahat ng kadramahan, nagsara sila, kawawa empleyado, bla bla bla. Pero sumali naman sila sa isang media company. So ganun din yun eh. Ginagago nyo lang kami. Ano kala nyo sa amin, tanga katulad ng mga tanso? Hindi ho lahat ng Pilipino tanso. Hindi ho lahat ng Pilipino tambaloslos. May mga Pilipinong matitino. At ulitin natin. Matino ka ba niyan sa lagay na yan? Diba? Matino ka ba sa lagay na yan, Banat Bingot? Diba, ano na itulong mo sa bansa? Oo. Ano na itulong mo sa marami Pilipino? Diba, ito tambaloslos mo nga mo, ito mga dutae. Yung pinaglilingkuran mo, sinasamba mong hayok sa lama. Diba? O, anong nagawa nila? Anong nagawa ni Sara Dutae mo? Yun, nagpapalamig lang, papasarap ng buhay. Diba? Ayaw mapawisan yung singit. Ayaw mapataka maumasim ang kilikili. Wala naman tulong sa Pilipino. Diba? Ngayon, gusto din naman namin yan. Nakikita kang naghihimutok ka na gusto mong gibain ng ano, ang Marcos, okay sa amin yan na magkagatang kayo kasi parehas naman kayo mga Judas eh. Parehas naman kayo mga traidor na gagamitan lang kayo. Di ba? Pero sa amin, nung kasalanan ng ABS-CBN, wala nga. Dahil kung meron, dalhin mo sa korte, kasuhan mo, pagbayarin mo. Di ba? Dalawa lang naman yan eh, civil liability ba o criminal liability? Di ba? Kasi ang kaso ng private, usually civil case yan. Kung may criminal liability sila, aaregluin pa rin yan via, ano, via settlement. Kung pera, kung may kinalaman sa pera. Ganun yun. Eh, kumpleto naman eh. Wala namang pinapatay ang ABS-CBN eh. Di ba? Oo. Kumpleto naman. Wala pinapatay ang ABS-CBN. Walang, ika nga, wala namang inagrabyadong tao yan. In fact, napakagaling pa nga, nagbabayad ng buwis, malaking, dyan galing yung sinahod ni Dutae. Diba? Dyan galing halos. Sa malaking buwis ng ABS-CBN. Eh kasi ang gusto ni Dutae, ibenta ni ABS-CBN yung kumpanya nila kay Dennis Uy. Ganon kasi ang tingin namin dyan, Banat Boy. Oo, oh, gago talaga to si Banat Boy eh. Hindi ho isang congressman lang, kung hindi entire congress ang hindi nagbigay ng franchise. Kung may problema kayo doon, edi lakarin niyo uli sa kamera, gumawa uli kayo ng another franchise, yun ang usapan, di ba? Yun ang tama. Eh bakit eto na naman? You tried joining with TV5. You tried joining with GMA. Pareho yon na deny, na silip ng kamera. Bobo ka talaga, yung sa TV5 lang yon. Magme-merge sila, hindi sila mag... Eh ngayon naman, content creator pa rin sila, partnership ng GMA, partnership ng Zoe TV ni Eddie Villanueva, tsaka ni TV5. O ano masama doon? Yung sinasabi mo, takot kayo na baka ibenta ni Manny Pangilinan kay sa mga Lopez yung TV5. Yun ang ayaw nyo, yung merger nila, ayaw nyo yun. Hinarang nyo. Di ba? Yun yung problema nyo ngayon. Ngayon, itong Romualdez, nakahanap ng oportunidad. Ah, ganun pala. O sige, akin na lang yung, ano, sa S30, yung DZMM, akin na lang yan. Kinuha ngayon yung frequency ng DZMM. Ngayon,
Hindi naman marunong gumawa ng hindi naman marunong gumawa ng pangalan nito ng content itong si Romualdez. Marunong lang siyang gumawa ng pera. Diba? O ngayon, sige, magsanib tayo. Ha? Ikaw ang gumawa ng content, pagkatapos, yung kita, kitang-kita. Mamaya, babatiin ko po lahat ng mga bagong pasok. Kasi baka mawala ako sa topic. Mamaya, i-welcome ko po yung mga bago natin kaibigan dito. Ha? Saglit lang, ha? Banat bay muna. Pero this time, mauta kayo. Tuso kayo sa madaling salita. Bakit? This time, naki-joint venture kayo sa may-ari ng camera ngayon. Tingnan nyo yung kawalangyaan nyo. Tingnan nyo yung kabastusan ninyo. At ang hindi ko maintindihan, napakabastos naman ng speaker natin. Bakit to? Ipapakita ko sa inyo, ha? Ipapakita ko. Ayan, ayan. Sa Republic Act number 6713, the act establishing a code of conduct and ethical standard for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting the incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violation thereof and for other purposes. Eto, ipapakita ko sa inyo, ha? Napaka-bias nito si Banat Bay. Diba? Kapag ka si Dutae, binigay lahat doon kay Dennis Uy, kay Bilyar, okay sa kanya. Diba? Dutae, binigay kay Billy, kay Dennis Uy lahat, no? Pati yung ultimong ang sa Comelec, kay Dennis Uy. Diba? Bias ito. Oh, yung mga repa ni Dutae, okay sa kanya ngayon, dahil ayaw niya talaga sa ABS, itong kay Romualdez daw, eh talagang ano to? Oh, acts of ano ba yan? Lasciviousness ba yan? Diba? May mga Republic Act pa, bobo ka naman talaga sa totoong buhay. Oh. Unahin natin. Unahin, tumalun muna tayo. Oh. Sa letter I, section 3, ano ang definition ng conflict of interest? Makinig kayo. Conflict of interest arises when a public official or employee is a member of a board, an officer, or substantial stockholder of a private corporation or owner or a substantial interest in a business, and the interest of such corporation or business on his right or duties therein may be opposed to affected by the faithful performance of the official duty. Sa madaling salita, kung makaka-apekto ang posisyon mo para magdesisyon sa isang bagay na merong kang ano, sabi diyan, board ka? Sabi, nasa board ka nung kumpanya na yon? Officer ka? Substantial stockholder ka? Conflict of interest yan. Banat Bay, baka naman sa mga appointed lang yan, yung mga ina-appoint. Nasa bobo talaga to si ano, Banat Bay, no? Mga kaibigan, ha? Itong ayoko naman ipagtanggol itong Romualdez kasi siyempre para magkaparehas lang ng sistema, no? Ang kaibahan kasi, mga kaibigan, itong TV5, mga kaibigan, merger. Ha? Merger ito, mga kaibigan, ha? Na mayroong investment ang ABS. O, kumbaga, sa madaling sabi, may balak talagang ang ABS na mag-majority stockholder dito sa TV5 later on at makukontrol, madumina nila, bibili nila yung shares ng pangilinan. Oh. Iba ito sa kaso ni Romualdez. Oh. Si Romualdez, nagpapaupa lang ng network. Halos lahat naman yan nang nandyan . Di ba? Katulad yan, yung asawa niya, di ba? Napagbabalitaan natin, pamilya niya, Wendy's. Di ba, yung mga Duterte, may mga franchising yata sila ng mga 7-Eleven ba yan? Oh. Di ba? Hindi ko alam. Yung mga lumabas noong nakaraan . Oh. Ang point, mga kaibigan, content creator lang si ABS-CBN. Di ba?
So ngayon, walang kaibahan ito mga kaibigan sa parang nagbumibili lang ng block time. O block timer lang itong si ABS-CBN dito sa dati nilang pangalan nito, frequency na 630. Di ba? Dati naman talagang nasa ABS-CBN yan. Kasalanan ni Dutae yan. Ngayon, nagagalit sila kay Romualdez kasi nga, hindi nila makontrol si Romualdez. Si Romualdez naman, o feeling niya, talaga namang given naman yon, no? Na nagpaplastika na sila dyan eh. Kasi magkakagatan talaga yan. Kaya ginagawa din lahat ng Marcos ngayon para makipagplastikan sa kanila. Dahil alam ni Marcos na ginamit lang sila ni Dutae, lang siya ni Dutae. Alam ng Romualdez at ng Marcos na ginagago lang din sila ng Dutae. Ina-underground na sila niyan. Diba? So itong Romualdez, nakahanap ng opportunity. Eto ka muna, malaki ang babawiin namin, ha? O, pwede kami kumita ngayon sa ABS-CBN. Pwede akong kumikbak dito. 51% share akin eh. Kung ano yung kikitain ng show ng ABS-CBN sa DZMM, 51% noon akin, negosyo yan. At wala siyang kailangang idaan sa kamera mga kaibigan kasi nga, private matter yon. Active yung prangkisa nung sa S30 at hindi ito merger na bibilin mo yung, di ba? Yung share ni Romualdez. In fact, mga kaibigan, majority si Romualdez may karapatan siyang i-terminate ang ABS-CBN at any time. Oh, hindi ako abogado, kita nyo naman ha. Pwedeng tablahin ni Romualdez ang ABS-CBN anytime. Tatablahin niya yan. Kasi nga majority siya eh. Doon sa merger ng TV5 at ng ABS-CBN, hindi basta-bastang pwede yun. Oh. Diba? Si ABS-CBN, content creator, bahala ka sa lahat ng gastos mo dyan. Oh, mag-block time ka sa akin, basta yung kita, 51% sa akin. Ako may-ari. DCMM yun ha. Yung sa S30, talaga naman sa DCMM dati yun. Pero dahil sa kagaguhan nila Marcoleta, ayan, napunta ngayon sa Romualdez. Kasalanan ng Duterte yan. Kasalanan ng Marcoleta yan. Diba? Ngayon nahabol-habol sila. Huh. Diba? Oh, patuloy muna natin. Executive branch. Basa! Oh, ano yan? Public official. Section 3, paragraph B. Public official includes elective and appointed officials and employees. Ulitin natin. Sa mga bobong, tanso, lalong-lalo na yung vlogger na tatanga-tangang auto-defend. Ito, public official includes elective. Ano ibig sabihin ng elective? Elective and appointed officials and employees. Mas malinaw pa, ha? Sa kalbong katulad ko na merong conflict of interest kasi maiimpluwensyahan mo. Bobo. Mga kaibigan, again ha, ang ABS-CBN hindi nag-a-apply ng prangkisa. Malinaw na yung prangkisa mga kaibigan ay nasa kumpanya na ni Romualdez. Hindi po nag-a-acquire ng prangkisa ang ABS-CBN sa Congress. So, galit na galit ito, magiging conflict of interest yan kung itong si Romualdez ay magkakaroon sila ulit ng botohan na bibigyan ng prangkisa ang ABS-CBN tapos isa siya sa boboto, yun ang conflict of interest tapos magiging member siya ng board ng ABS-CBN. That is a conflict of interest. But this one, mga kaibigan, existing na yung prangkisa eh. Di ba? Ngayon,
Yung prohibition nito na sinasabi ni Banat Bingot applies only to Romualdez. Kung siya naman ay hindi pa nagre-resign dyan sa kumpanya na Prime Holdings, it only applies to Romualdez, not to the whole concept of what? Black, being a black timer by ABS-CBN. Napaka, huwag niyong palalimin yung isip. Napakababaw lang. Content creator ako. Si Tulpo, content creator din yan. Binigyan siya ng TV5 ng black time, ng anong oras ba si Tulpo sa TV5? Yun yung tinatawag na black time. Di ba? Katulad po ng It Bulaga, di ba? Black timer din yan. Yun po yun. ABS-CBN ngayon, sabi ni ABS-CBN, lahat na lang ng oras dyan, isushow namin, tapos kung anong kikitain, yun na lang yung deal. Hindi na tayo magba-black time. Di ba? Kami na mumroblema ng show namin. Ilalagay namin sa iyo yung teleradyo, buburahin namin sa dati naming ere, lalagay namin lahat dyan. Magko-commercial yan, kung ano yung kikitain, 51% sa iyo, 49% sa amin. Magkakaroon sila ng audit. So anong pinuputok ng butche ni Banat Bingot? Di ba? Putok na putok ang butche niya, siyempre nagpapasikat siya sa Panginoong Dutain niya. Di ba? Pero ako, mga kaibigan, masaya ako na gusto nilang magpatayan kasi siyempre. Diba? Mas masarap kaya magpatayan yung pare sawa at saka buaya. Diba? Sarap, no? Anaconda versus crocodile. Diba? Sa madaling salita ho, sino at anong branch of the government ang nagbibigay franchise sa isang kumpanya ng media? It's the branch ng House of Representative o yung kamara. Sino ang pinuno ng kamara? Ang speaker. Sino ang... Again, mga kaibigan, may panlilin lang dito. Hindi po humingi ng prangkisa ang ABS-CBN. Kasi existing na yung prangkisa sa pangalan ni Romualdez. Hindi po hinihingi ng ABS-CBN yung sa Estrenta. Naibigay na ni Dutae yung sa Estrenta. Ano panahon ni Dutae? Na ibigay na sa Prime Holdings na pag-aari ng Romualdez. So, mali yun. Magkakaroon kayo ng misconception, hindi po inihingi ng ABS-CBN ng prangkisa. In fact, wala pong inihingi ang ABS-CBN ngayon na kahit na anong prangkisa sa kamera dahil alam nilang kontrolado, manipulado ang kamera. Diba? And the best way na lang, mga kaibigan, is to ride on to politics. Diba? Kasi wala pa silang power ngayon . Kung sino ngayon na sa kapangyarihan, yun muna. Kung sino mabait sa kanila, sasakyan nila yan. ABS-CBN will now force to defend Marcos and Romualdez. Whether we like it or not, mga kaibigan, mapipilitan itong ABS-CBN ngayon na pumanig sa Marcos at Romualdez. Ha? Dati, critical na critical itong ABS-CBN sa Marcos. Pero sa nangyayari ngayon, mapipilitan itong ABS-CBN na pumanig sa Marcos at Romualdez. Baka maging attack dog pa ito laban sa mga Dutae. Kaya nga, nag-aalala itong mga kaalyado ni Dutae. Anyway, tuloy natin, ha? Dapat salihan mo para hindi ka masilip ang speaker. Anong ibig sabihin nito? Sa totoo lang, alam niyo po ba na pwede nga hong sa... Kung ako may pera lang, ididimanda ko to yung speaker sa Sandigan Bayan . Di ba? Isang malaking katarantaduhan ito, speaker, mahiyahiya ka naman. Tapos mga kaibigan hindi po natin kailangan ng pera para maidimanda ang isang public official. In fact, kapag ka ikaw si Juan de la Cruz, ikaw ay alimbawa,
ikaw ay walang pera, ikaw ay magbubuti o ikaw ay magbubuko. Pwede kang gumawa ng liham, pwede kang gumawa ng reklamo sa ombudsman. Ha? At siya ang mag-iimbestiga kung may probable cause. Ha? Pasasagutin ni ombudsman itong public official na ito. At kapag nakitaan ito ni ombudsman ang probable cause, eh madadala din ito sa Sandigan Bayan. Hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan na maging mayaman ka. Magreklamo ka lang. So, ginagawa talaga ni Banat Bay na bobo yung kanya mga followers. Diba? Totoo naman yan. Wala kang pera. Meron tayong panuntunan sa saligang batas kung number one, meron bang merito? May merit ba yung kaso? Yung reklamo? Kaya pwedeng ireklamo ni Banat Bay. At saka may pera si Banat Bay. Huwag kayong maniwalang wala. Ay, naku, nagja-Japan nga eh. Di ba nakikita nyo sa vlog niya? Sarap ng buhay niya sa Japan. Pero yung mga naloko niya mula 2016, na nagpapapaniwala sa kanya yun. Karamihan doon, naghihirap. Di ba? Yung mga nauto niya na may pera, yun, nagatasan niya na. Mahiyahiya ka sa balat mo. Ganyan na ba talaga kayong garapal? Garapalan to eh. Alam mo, Marcoleta, ha? Ginagalang pa naman kita, Congressman Marcoleta. Punahin mo nga itong speaker nyo. Bastos eh. Diba? Alam nyo yung sinasabing conflict of interest? Dito nga, tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Ayan ha. Ito. Dito pa lang sa substantial stockholder means any person who owns ito ah letter F substantial stockholder ano ang meaning kasi dinidefine dito sa section 3 definition of terms substantial stockholder means any person who owns directly or indirectly sa kalulusot diyan shares of stock sufficient to elect a director of a corporation. Diba? This term shall also apply to the parties to a voting trust. Ganito ninyo binababoy ang batas natin, kayo. Speaker Romualdez, kahiyahiya ka naman. Pero kayo Dutae, hindi siya nahiya dun. Guys, gano'n lang yan eh, weather lang yan, no? So, ayan, nakita po natin kung paano magbabuyan itong Unitibs, di ba? Maniwala ka na suporta siya kay Sara pero hindi siya suporta kay Mark Rox. Di ba mga kaibigan? Yan ang pagkakaiba ngayon, no? Ng panahon ngayon na pinaniwalaan itong mga ganitong klase mga basurang mga... tao, eto ngayon, resulta. Ano nangyari sa bansa natin? Ha? Tapos tayo. Pinaghaharian tayo ngayon ng mga ano? Yan, Unitibs. Di ba? Pamipamilya na yan. Pamipamilya na. Well, anyway, parang masarap nga panoorin sila nagpapatayan na eh. Di ba? Gusto ko magpatayan ng mga yan kasi tayo tahimik na lang. Total naman, karamihan sa kakamping sa ito hindi naman siguro lahat talaga, no? Usually, karamihan sa mga kakampings, mga ano yun eh, nakakapaghanap buhay naman yan eh. Kung pupunahin natin mabuti. Tsaka yung mga kakampings, nagtutulungan din naman. Diba? Nagtutulungan ang mga kakampings. So, parang iniisip ko, okay lang yan mangyari sa kanila. Total naman, pareha sila mabuhaya eh. In fact, kapag ka nagbibigay nga ng ayuda si Lenny Robredo sa ground, nauuna pa yung mga makakapal na mukha ng mga pulahan eh, na nakikipila sa mga relief goods ni Lenny Robredo. Tapos, pagdating sa social media, pipicturean nila, eto lang pala bibigay mo Lenny. Diba? Mga gago eh. Well, anyway, napaliwanag ko na yung sinasabi ko sa inyo, yung binasa niyang conflict of interest, it only applies to Martin Romualdez. Ba't hindi nila ipakulong si Martin Romualdez? Nagalit lang sila ng ganyan because of what narinig nila
na mag-ooperate itong ABS-CBN under the frequency na dati nilang pag-aari na ngayon ay pag-aari na ng mga Romualdez, no? Under the company of Prime Holdings, no? Di ba? Pare-parehas ganid yan eh. So talagang tendency, magpapatayan sila. Yun lang yung punot dulo dyan. Oh, di ba mga kaibigan? Hay nako.